Hello mga ka-MP! Welcome back to our channel! This is Pearl and... Donna! Magandang hapon! Kasama po natin ngayon si Ryzen! Hello! Pauwi na po kami. Galing kami yung Quiapo. Kumuha kami ng native chicken. Dahil magluluto si Madonna ng... Inulang manok. Kaya inulam namin for dinner mamaya. So ngayon, nandito tayo. Medyo ano pa, traffic. Traffic light lang kasi. Antay-antay muna. Ilang minutes na? Hindi naman. Sobra naman. Mga, ayan na, go na. Yan. So, the whole day, doon lang kami sa shop. Titinda ng pyesa. Tapos, biglang nagyayatong isa. Kuha doon ng manok. Manok na pinabili niya kay Kuya. Ricardo de Jose. Please sit on it below. Kasi meron siyang ano, mga binibentang mga machine. Ayan. Machine ang tawag doon? Ayan. Kasi ilalagay namin sa, yung link niya sa baba para ma-check din ninyo kung may mga buyer po dyan ng mga machine. Ayan, marami siya doon. Mga second hand machine. Milling. Milling. Torno. Basta marami. Iba-iba yung size. Yun. May mga ano din doon. Actually, si Kuya Toto, yan yung ano niya, Palayaw. Siya yung nag-guide talaga sa amin. Mag-start kami ng motor shop business namin. Siya yung nag-guide. Eh ngayon, mas marunong na ako sa kanya. Yeah, joke. Peace, Kuya. Salamat sa pag-guide. Subscribe. May sinasabi si Ryzen. Ano yung Ryzen? Subscribe for this channel. Thanks Ryzen. Yan. So ka-MP, don't forget to like, share, and subscribe po ah. Maraming salamat po pala sa mga ano natin. Ka-MP, monetize na po tayo ngayon sa YouTube. Yay! At yan nyo po, gagawa pa kami ng magagandang video. So ngayon, ano pa kasi, pandemic pa. Kaya, minsan lang kami nakakagala. Pero pag once na, ano na, okay na yung panahon, out of the country tayo ulit. Yan, share namin sa inyo yung mga places kung saan kami pumupunta. Ayan. Wait lang ah. Di, saan na ba tayo? Hindi na tayo sa Show Boulevard na kami. Pupunta kami ng Pasig. Dun, actually, doon kami nakatira. Galing kaming Quiapo. Yan, stop muna tayo. Mm-hmm. May dadaanan pa ba? Wala. Wala na? Uwi na tayo? Kakakain lang din namin ng burger ng Live Madam. Burger King! Shout out to Burger King dyan. Back in the man. Burger King, back in the man. Padala naman kayo. Kahit soft drinks lang dyan at isang ano, anong burger na yung favorito? Whoppers. Ah, ito Burger King. Shout out sa inyo. Padala naman kayo. Bakit naman? Parang ano ngayon? Maliwanag pa sa labas, guys. Ano, parang madilim lang. Maliwanag pa sa labas. Ayan. So, mamaya, baka magbablog ako paano kami maglinis ng native chicken hanggang sa pagluto. Depende kung kaya. Kaya mo ba maglinis? Kakayanin. Yun lang. Kakayanin lang daw. Try namin mamaya yung power namin. Kung hindi namin kaya, doon naman si Kuya Ray! Siya yung kuya namin. Siya yung nagbabantay sa shop pag wala kami. Pero mekaniko talaga siya doon. Yung trusted person talaga sa shop. Kaya, kuya, dyan ka lang sa shop. Shout out kay Kuya Ray. Kuya Ray, thank you very much. Kasi, nakakagala kami dahil sa'yo. Ayan. Ayan mo, sa December may pamasko ka sa amin. Shout out muna kay Mama. At saka kay Tita Ilay. Donna's mom, thank you so much, tita. Dahil sa'yo, nakakagala kami. Nakakagala din kami. Dahil sa'yo, busog kami pag-uwi namin.
Salamat sa pagluluto ng aming pagkain. Thank you very much. Raisin, maraming salamat sa pagsama. Rice, maraming salamat sa pagsama sa amin dahil may katulong na akong kumain. Yay! Yan, palagi tayong busog. Mamaya, busog na naman tayo ulit nito. Dapat, dahan-dahan lang tayo sa pag-drive para mamaya, gutom na tayo pagdating ng bahay. Diba? Hmm. Diba, Rice? Tama? Tama. Kasi busog pa tayo eh. Thank you Kuya To sa manok na pinabaon mo, yung fried shout chicken. Shout out kay Kuya Fried Chicken. Sa kay Kuya Fried Chicken, hello sa'yo, mabuhay ka. Sana maraming manok pa yung mabenta mo, ang sarap ng manok mo. Lalo na yung suka, ang tamis. Na, maanghang matamis tsaka maasim. Yun, tamang-tama lang yung timpla ng suka mo Kuya. Next time, papanurin kita paano ka magluto at gagayahin ko. Alam na. Kuya. Iba-vlog ka namin next time. Baka naman. Alam mo na yun. Shout out din sa nagbenta ng manok. Sino nagbenta pa? Sa palengke. Si ate. Shout out din pala sa bumili ng manok para sa atin. Ate Wilma, kagawad po. Kagawad Wilma. Maraming salamat. The best ka talaga. Number one kagawad ka para sa amin. Ayan mo, ibuboto ka namin sa susunod na eleksyon. Maraming salamat. Thank you po. Pinagbibigyan mo kami sa lahat ng gusto naming kainin. Kaya po guys, tumataba na po kami. Makikita nyo po sa mga previous vlog namin, medyo payat pa kami. Ngayon, halako, nag-gain kami ng 6 kilos ata yung nag-gain ko sa 2 years. 2 years na? Magto 2 years na ba yung pandemic? Mm-hmm. Oh, 6 na kilo. Imagine mo yan guys. Pag mag 3 years pa to guys, Diyos ko, 9 kilos na to guys. That's me, oh Marimar. Yan. Kay Nathan. Nathaniel, shout out sa'yo, Nathan. Yan ka lang, bawal kang lumabas. Jelay. Next time na lang kayo sasama ha. Kasi alanganin pa eh. May time na lang kayo sumama. Pag gala tayo dun sa saan ba tayo pa? Batangas. Yan. Magsiswimming tayo. Kasama sila Tito Junjun. Yan guys. Nasa... sa aming kapatid. Sister Beth. Maraming salamat sa pa-order mong seafoods. Guys. Ano pala, pag gusto nyo bumili ng fresh seafood from Capiz, ayun, ililink namin yung page sa baba, tapos order kayo sa kanya kasi talagang fresh po siya. 101% fresh po talaga siya kasi ang ginagawa namin doon sa Rojas Capiz, hina-harvest morning, tapos tanghali din nadala sa airport, aeroplano po yan papunta dito, hapon yung flight, pagkahapon po darating na sa Naiya, kukunin na namin doon. Then, bibigay na po namin sa mga umorder. Kaya, fresh na fresh po talaga siya. Yung crabs natin, buhay pa. Nag-aano pa nga ng mata niya eh. Ang tawag niyan? Tantalizing eyes. Alam mo yun? Pag pinindot ko yung katayang mag-anon, no? Yan. Tantalizing eyes daw, tawag dun eh. Sabi nila. Tapos, yung shrimp, alam niyo ba? Pag pinindot mo, parang tatalon, no? Katay na yun, ha? Pero parang tatalon, eh. Ganun ka-fresh yung pagkain natin. Mag-aano din kami, mag-video din pala pagdating nun. Kasi papakita namin sa inyo kung ano yung sinasabi kong freshness. Makikita nyo sa vlog namin. Darating siya sa Sunday. So yung pa-order natin, weekdays. Tapos Sunday yung dating dito. Kung makukuha din natin mismo Sunday din. Ayun, pag may time tayo, hapon pa lang, hatid na natin sa mga bahay-bahay ninyo. So, sa mga gustong order, alam nyo na. Okay? Nalagay lang namin yung link. Lilibeth de la Cruz de Jose ang pangalan niya sa Facebook. Search nyo po. Ayan. Siya po yung nagbebenta ng mga seafoods. Meron din po kaming, anong tawag nun? Yung mga diwal.
paano tawag sa English? Hindi ko alam kung alam nila. Mga shells, ayun. Tapos, angel wings. Ang angel wings daw ang tawag doon. Talaba, oyster. Talaba, oyster. Scallops. Scallops. Ano pa? Ay, basta marami po siya. Basta yun po. Magbablog na lang kami para doon. Okay? Para makita nyo po. People. Oh, prawn. Ano yun? Sugpo. Malalaki yun eh. Yun. Meron yun. Yung best seller po natin is crabs. And yung sugpo. Yun. Maraming umu-order. At at murang-mura lang po pala yun. At may alamang pa. Ah, yes! May alamang! Baby shrimp. Baby shrimp. Turut-turut. Yun. Baby shrimp po. Mayroon po tayo nun. As in, super fresh siya. Kasi, naku, hindi ko na ma-explain sa paano naging fresh na fresh yun. Basta ang sarap po eh. Walang amoy. Tapos, hindi siya yung tipong ano po. Wait lang po ah. May pesto lang pala ako. Baka mahuli ako. Walang amoy yung alamang. Walang amoy yung alamang. Amoy masarap lang. Amoy hipon na maliliit. Oo, ang sarap. Ang sarap, promise. I'm not kidding. Masarap po talaga siya. Yung ginawa namin sa alamang, nilagyan ng ano, itlog, no? Mm. Ano pa tawag doon? Nasotay namin siya sa onion, garlic, tsaka ano, yung alamang, tapos nilagyan ng itlog. Ayun, yun lang. Sarap. Tsaka binalot ng meron din dahon ng saging. Ayun. Inihaw. Tawag doon. Parang inihaw siya. Parang inihaw siya. Iihaw kalamansi, tsaka sili. Sold. Wow. Yun guys, parang halimbawa may daon ng saging, nalagay ka doon ng alamang sa loob, tapos babalutin mo siya. Tapos, iihaw siya. So, mga 5 minutes siguro, paliktaran, 5 minutes. Kasi, ano na yun, no? Luto na yun. Kasi yung alamang, actually, ano na yun eh. Luto na talaga yun siya eh. Ano na talaga yun, pwede nang kainin. So, kung gusto mo talagang ihaw, mas masarap siya, mabango. Tapos, pag naluto na, lagyan mo ng kalamansi, tsaka sili. Woo! Sarap. Sobrang sarap. Ulam na. Appetizer pa lang ulam na, no? So, yun gano'ng kasarap yung ano, mga products ng Rojas Capiz. Yan. Next vlog na lang, guys. Kasi parang malayo-layo pa to. So guys, don't forget to like, share, and subscribe to our channel. And thank you so much po ulit sa inyong support. Monetize na po tayo. Maraming salamat po. Bye!